Balitaan ko anong nangyari sa'yo. Kumusta ka na? Sino ba ang gumawa sa'yo nito? Wala akong pakialam. Pwede ba umalis ka na? Kailangan mo ba ng tulong ko? Nandito lang ako. Ikaw ang nagbayad ng lahat ng to, no? Sa ganitong paraan man lang, eh, makabawi ako sa ina ng anak ko. Yung mga malasakit lang. Hindi ko kailangan ng malasakit mo. Lalong hindi kita kailangan. Alam ko, Marites, naisa ako nagbigay sa iyo ng malaking sugat. Mayamang makatulong ako sa iyo. Sa ganitong paraan kahit papano. Habang buhay na ang sugat na binigay mo sa akin. At lahat yung naging sariwa nung bumalik ka. Kung akala mo, mabubura ang lahat ng iyon dahil sa pagtulong mo, dahil sa lahat ng to, nagkakamali ka. Hindi ko ginagawa ang lahat ng ito para isimbat sa'yo. Hindi ko rin inaasahan na mapatawad mo ako agad. Kahit kailan hindi na kita mapapatawad, pwede ba umalis ka na? Baka biglang bumalik ang asawa ko, lalo nagugulo ang pamilya ko kapag nakita ka niya, kapag nalaman niyang buhay ka pa. At alam ko ngayon sisiguraduhin niyang mapapatay ka niya. Pwede ba umalis ka na? Loko to ah! Ano ba yun? Biglang lang.
Marites, mag-usap tayo. Nakikiusap ako. Ate, ikaw yata yung nahanap dito. Gusto ko na ba naman niya? Malilate na kami. Ate, mababaka na. Ate, mababaka na. Nakasok ka sa amin. Anong oras na? Malilate na kami. Masensya lang sa mga lang. Saan niyo natagal? Ano ba yan? Paya? Bababa rin naman pala. I want you to be safe. Alam ko na mimiligro ang buhay mo. Pinabantayan kita sa mga tauhan ko. Nakita ka niyang sinaksak. Hinahabol niya ang sumaksak sa'yo, pero hindi niya inabutan. Ito ang rason kung bakit kita tinalaw sa ospital. Pinabalik ko siya dito sa Quiapo para malaman ang kondisyon mo at imbestigahan ang mga nangyari sa'yo. Tumatawag ako sa kanya, hindi ko na sumakunta. Nalaman siguro nila, pinababantayan kita. I can protect you and your family. Pwede kitang ilayo dito. Wala naman ibang nagdadala ng peligro sa amin kung hindi ikaw, Ramon. Kaya lalong gumugulo ang buhay namin eh. Lalo na nung nakilala mo si Tanggol. Minsan, nagdadasal ako sa Diyos. Tinatanong ko, ito na lang ba talaga ang buhay ko? Hindi ba ako pwedeng huminga? O makaranas man lang ng konting ginhawa? May patutunguhan ba lahat ng paghihirap ko? I'm sorry. Pasensya na. Sabi ang lahat ng problema ko sa lalaking sumira ng buhay ko. Bakit niya ako pinakinggan? Hindi mo alam pinagdadaanan ng babae. Ano to? Modus ba ito? Kunwari magpapasagasa kayo? I-report ko kayo sa mga pulis. Sige. May paglalagyan ka. Pasensya na, boss. Alis na ako. Pasensya na, ma'am. Ma'am, sa sunod, mag-ingat kasi kayo, ma'am. Sige, Ramon, salamat, ha? Tanggapin ko lang, basta salamat, ma'am. Kung makakapag-usap tayo ng mahusay. Humihingi ka ng tawad. Dahil ngayon, alam mo na kung anong mga pinagdaanan ko at kung gaano kahirap yun. Siguro sanay ka na kukuha mo ang lahat, Ramon. Na kaya mong bilhin ang lahat. Pero hindi mo pwedeng makuha sa akin yun. At higit sa lahat, hindi mo ako magpipilit na patawarin ka. Naiintindihan kita, Marites, pero
Ang totoo, Ramon. Hindi ko alam kung mapapatawad kita. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. Hindi ko alam kung kaya kita patawarin. If it will take forever to earn your forgiveness, gagawin ko yun. Aalis na ako. Alam na ng driver kung saan kayo bababa. Salamat, Ramon, pero kaya ko na sarili ko. Tess, I hope you realize your worth. Mahalaga ka. Ganun pa man, di pa di nagbago ang pangarap na makaipon at may aho ng pamilya ko sa hirap. Dahil alam kong magbabago pa ang kuwit ng balat sa akin. Paglakad yung buwan, bawis ang nilagyan. Para sa pamilya ay nakipagsapalaran. Sa mga magbabago.